So yo, what's up mga kuy? So nandito tayo ngayon sa Yamaha Mega Via Pateros Branch. So ngayon pa lang mga kuy, papasalamat na ako kay Sir Fred sa kanilang branch manager. At syempre gusto ko na rin pasalamatan lahat ng staff at bumubuo ng Yamaha Mega Via Pateros Branch. So halika mga kuy at pasukin na natin. So nandito na tayo mga kuy. So ito yun mga kuy, yung XSR 155. So yun mga kuys, simulan natin dito sa front wheel at tire nya pa ganun para wala tayo masyadong makaligtaan. So ang sukat ng tire is 110 by 70 by 17. Yan. So syempre disc brake sya at inverted fork. Sad to say lang mga kuys is yung dumating dito sa Pilipinas is hindi sya ABS. So pagdating naman dito sa headlight mga kuys, yan kung makikita nyo, fully LED na siya. Kapag binuksan niya siya mga kuys, na hindi naka-under yung makina, ang makikita niyong ilaw, itong part lang na to. So itong ilaw nito mga kuys, is fully LED na siya, hindi na siya bulb. Dito naman sa gauge niya mga kuys, is digital na rin. Yan. So napaka-classic talaga ng itsura niya. Then sa mga switches naman, itong maganda rito, may passing na siya. Ito. Tapos sa kabila naman, meron siyang kill switch. So dito naman tayo mga kuys, sa part ng tangke. So ang tangke nito is nasa 10 liters. Yan. Wow. 10 liters. So mamaya na natin i-discuss itong engine. Medyo ihuli natin to kasi medyo madugo siyang part mga kuys. Yan. Kasi ito, napaka-comfortable ng seat. Siguro para sa akin ito yung isa sa mga pinaka-nagustuhan ko, lalo na kapag madalas kayo bumiyahe. Dahil yung iba kasi, kung mapapansin nyo ng mga motor, mababa rito tapos sobrang taas dito. Kung iniisip nyo rin yung ang angkas nyo is napaka-comfortable dito dahil almost halos pantay lang kayo ng seating yan. Yan. Tapos pagdating sa likod, ito, yan, LED na rin siya, LED. Tapos sa tire, ang gulong is 140 by 70 by 17. Yan. Tapos naka-mono siya. Tapos yung ito, yung pipe niya mga kuys, yan, may ano na rin siya, heat guard. Yan o. Naka-disc brake na rin pala yung likod. So sa engine niya mga kuys is 155cc, single overhead cams, 4 stroke, 4 valve, liquid cooled and fuel injected. Tapos meron na siyang 6 speed transmission. So isa pa dito mga kuys, kinagandahan nito is yung sleeper clutch niya. So based dun sa nakita ko, yung correct me if I'm wrong lang mga kuys, para hindi tayo masyadong mahirapan kasi parang yun yung pagkakaintindi ko about dun sa sleeper clutch. Kasi parang madalas mangyari sa akin yun kapag naka-recta ka or nakamabilis ka na speed tapos bigla kang nag-down ng shift. So ang mangyari is biglang hihinto yung gulong mo sa likod kasabay nung engine mo. So yun yung use ng sleeper clutch na para kahit na magbigla ka ng down ng shift mo is hindi biglang hihinto yung gulong mo sa likod para maiwasan yung disgrasya. Tapos nga pala mga kuys, yung engine pala nito is same ng Yamaha V3. Yan, so hindi sila, wala silang pagkakaiba ng engine ng Yamaha V3. So kung alam nyo na rin yung specs ng or may napanood na rin kayo regarding sa specs ng Yamaha V3, so same na same sila mga kuys. At saka mga kuys, isa pa pala sa kinagandahan nitong engine na to is talagang hindi tinipid ni Yamaha yung engine nito dahil meron siyang kung tawagin nila VVA, variable valve actuation. So yung sa VVA naman, correct me if I'm wrong ulit mga kuys, ayun dun sa napanood ko, ang VVA kasi kumbaga sa standard na makina is meron siyang
nag-iisang cam. Pero sa BBA engine, meron siyang cams na dalawa na magkaiba ang profile. Ang standard engine kasi is mamimili ka lang kung malakas sa arangkada pero walang dulo. Yung iba, yung isa naman is walang dulo pero malakas ang dulo at saka sa top speed. Dito ngayon pumapasok yung BBA. Dahil dun sa dalawa niyang cam na magkaiba ang profile, meron kang cams para sa arangkada at para sa lower RPM at meron ka namang cam sa dulo para sa higher RPM. So yun mga kuis, nalaman na natin kung ano ba yung mga meron dito sa XSR155. So tatanungin natin si Sir Fred, ang kanilang branch manager, para malaman natin kung ano pa yung mga bagay na gusto nating malaman about dito at syempre para na rin sa kanyang price at saka installment. So yun mga kuis, kasama natin si Sir Fred, ang branch manager dito ng Yamaha Megavia Pateros branch. So magtatanong tayo regarding sa price, sa kung ano yung mga kailangan natin at syempre about dun din sa motor. So yun sir, paano nga ba yung kunahin na lang natin sir yung sa paano nga ba sila makakapag-avail nitong XSR155? Sa una nga sir, marami na po tayong way para mag-avail ng unit. Pwede rin po tayong pumunta ng online. Meron din po tayong online. Meron tayong FB page, Yamaha Pateros, Megavia. So pwede silang mag-search doon. Pwede rin po lang. Pwede nag-entertain po kami doon, mga online marketing, online selling. Meron din po kami doon. So ngayon po, pwede naman din po walk-in. So through walk-in din po, meron din po tayong available naman po tayo dito lagi. So punta lang po sila dito. Giling naman po kaming iasa sila. Pero kung sakali sir, kunyari sa Facebook sila nag-inquire, within that day ba is maka-accommodate ba sila agad? We'll do our best po sir na maka-accommodate sila as soon as possible. So, kasi nag-upload din eh, minsan sa sobrang dami. Pero we'll do our best po na ma-assist silang lahat. Kasi meron naman po kami mga marketing and receptionist na nag-a-assist at sumasagot po doon. Tapos sa ano naman sir, pag walk-in naman, hindi ba sila mahihirapan dahil katulad nga ngayon, may pandemic tayo, hindi ba mahaba yung pila or kailangan pa ng yung parang online reservation parang bago ka pumunta ng dito sa pwesto? I think masasagot naman yan through kung ano po yung available na unit na pumunta, kukunin nila. Like NMAX, sobrang dami po talaga ng mga naka-line up dyan. So kung gano'n kung mga BY lang naman po, tsaka yung mga fast-moving din ng mga hindi naman gano'ng pinipilahan ng mga hosting, madali lang naman po. Makuha naman din kagad nila yun. Wala naman po tayo yung video. So yun, mga kuis, punta na tayo kung ano yung mga requirements para makapaglabas tayo ng unit sa kanila. So ano ba yung kailangan natin ipakita para makakuha kami ng unit sa inyo? Ayan po. Pagpunta po natin dito, make sure po, dala na po natin yung mga requirements like 1 month latest payslip, 2 valid ID, mas prepared po namin kung may driver's license. Pero kung wala naman po, mga valid ID po, pwede po at least 2. Tapos, latest proof of billing po, kahit hindi po nakapangalan sa labas, sa doon sila nakatira. Okay lang din po. Business permit kung may business lang po, pero pag wala po, disregard na po natin yun. And yung panghuli po is, yun lang po, ganoon lang po kasi po. So yun mga kuis, nalaman na natin kung ano yung kailangan natin. At syempre, sa mga naghihintay, magkano nga ba ito? Sir, magkano nga ba? Yung XSR natin sir, ano po siya? 162,000. Yan po. So yun mga kuis, 162,000. Opo, yun yung SRP po. Bali, pag walking po, magkano po kasi kapag cash, hiwalay pa po kasi yung natin, yung LTO registration. So, additional pa yun? Opo, 1.7. So, yun sa LTO registration, sir, is magkano? 172,000 plus yung 1.7 na registration. Okay. For 1 year naman po. So, good na yun, mga kuis, for 1 year. Tapos sa ano naman sir, if ever na installment yung gagawin nila, paano po yung magiging procedure natin? Ayun po, pwede ko na sinabi ko kanina, ipasa lang po yung mga requirements sa mga binanggit natin kanina. Tapos may application form po kami dyan, ipilapan po nila yung application form. And pag naka-fill out na po sila, i-sketch sa likod ng application form. Tapos yun po, dati po kasi mas mabilis lang yung CI. Ngayon kasi dahil pandemic, medyo hirap pumasok ang mga CI natin sa mga street, sa mga barangay. So medyo madedali na ng konti. Siguro mag-aran po ng mga 4 days po to 5 days. So yun mga kuis, dahil sa pandemic, medyo matatagalan lang. Pero siguro kung wala tayo nito, panigurado, siguro within the day, madali na lang nila maano yun. 1 to 2 days lang naman talaga yan. So yun, yun nga mga kuis, dahil nga sa pandemic, medyo natatagalan. Pero standard nila is 1 to 2 days, so ganun kabilis. It will depend lang kasi tulad ngayon, nagka-pandemic kasi. So may mga iba na mabilis na natin masiyay, may mga iba naman na hirap kasi nga, hirap pumasok sa mga barangay nila. Hindi pinapasok basta-basta yung mga natin. Lalo na mga exclusive subdivision, hindi mahirap. Pero ginagawa naman namin yung best para
masiyay kaagad ng mas maagas at mabilis. So paano pala dun sir yung sa ano, yung sa down payment tapos yung mga computations pagdating sa kung ilang months nila babayaran? Ayun, sa down payment po, meron po tayong price list, ito po. So nakalagay na po dito yung mga unit, like unit tapos SRP ng motor. May down payment na rin po dito. Minimum down payment na po yung nakalagay dito. Mm. Tapos, meron tayo 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, at saka 36 months na term. So, sila na po magpipili kung anong terms ang gusto nilang gamitin. So, about dun sa payment naman, sir, paano yung mode of payment dito sa inyo? Ayun, sir. Meron po tayong cash, meron po tayong installment, meron din tayong check. So, it depends po sa check-in kasi may clearing pa po eh. Minsan, 1 to 2 days po ang clearing. So, hindi ka agad oras mismo. Pag binigay niyo yung check-in, kuha niyo na kagad yung motor. I-clear muna natin yung ano yung check-in. Pag na-clear na po, saka na natin pwede mo release yung motor. Sa cash naman po, within that day po, kuha na kagad yung motor. So, ID lang po kailangan ko po, mga sir ha. Mga boys, ID lang po kailangan natin na pagka cash ang bibili natin. Valid ID lang po kayo sa lang po. Tapos, yung installment naman po, yun po, pang pag-apply nyo po, pagkatapos po noon, na CCI na po natin, pag na-approve na po, tatawagan namin po kayo para po release na po ng unit. So, meron po tayong dalawang klase ng, meron po tayong dalawang financing. Meron tayong in-house financing at second financing. Yung isa po, in-house financing, which is dito po sa atin. So, pag dito po kayo na-approve, dito lang po kayo magbayad sa mga lahat na po ng mga branches ng Mega Via Motor. So, dun po tayo magbabayad na sa mga cashier. Yun lang po. Pagka sakali man, hindi tayo pala rin sa in-house, meron po tayong second financing, which is Sumisyo. Sumisyo, sila po yung magpipinan sa atin ng motorcycle natin. Tapos, dun din po kayo magbabayad sa Sumisyo. So, may bibigay po silang account number sa inyo or yun po, dun po kayo magbabayad sa kanila, sa account number na ibibigay nila. So, second financing, pag hindi po tayo pinalad sa in-house, sa second financing po tayo. May mga advantage at disadvantage na lang din po. Pag nasa in-house tayo, meron po tayong kasama na ng comprehensive insurance. So, yun lang po ang wala doon sa second financing. So, optional po kasi sa second financing. So, paano pala yung sir, kunyari, tanong ko lang sa ilang branches ba yung Mega Via Motors? Actually, mga, may, dito sa NCR po, meron po tayong Pateros, Nagtahan, Taytay, Muntinlupa, dalawang Las Piñas, Pamplona, tapos Tondo, Manila. Yan po yung nasa NCR po. So yun mga kuis, yung mga branches nila. Pero tatanong natin, what if dito ako nag-avail sir ng motor tapos na, kunyari nalipat ako sa ibang lugar. So possible ba may gabi motor branch din talaga ako magbabayad or pwede sa iba? Pag in-house po kayo, talaga po dapat sa Mega Via Motors. Sa Mega Via Motors lang. Pag doon medyo nagkakaroon ng problema din minsan yung mga customer natin. Kasi yung iba natin customer, akala pag nakita na Yamaha lang. So doon po tayo mga quiz, doon po tayo maging ano. Tingnan nyo po sa left side ng logo ng Yamaha, mayroon po nalagay itong dealer. Kasi meron dyan motor trade, may mga vet and cycle. Kami po Mega Via Motors. So kung doon po kayo nagbayad, doon po kayo na-approve, doon sa dealer lang po kayo pupunta. So itanong nyo rin po, mas maganda po, matatanong nyo po kung saan yung mga nearest branches ng dealer na binilan nyo. So like sa amin, yun lang po yung mga pwede nyo bayaran sa in-house. Pero pag sa Sumisyo po kayo na-approve, pwede po kayo magbayad to Cebuana, 7-Eleven. So kahit saan na yun sir? Pag Sumisyo, pag in-house po, dealer lang. Pag sa in-house talagang dealer lang, kahit saan branches yan, basta dealer lang. Same dealer lang. Yun. So yun mga kuis, alam nyo na ha, huwag kayo basta-basta magbabayad sa mga Yamaha na hindi nyo naman doon kinuha. Yung sa location nyo naman dito, sir? Ayan, manatagpuan nyo po kami sa 509 M. Almeda Street, Barangay San Roque, Pateros. Tapos ano lang din po, sir, ano lang po, meron din po tayong mga, hindi lang po tayo sa NCR, meron din po tayong Cebu, at saka Pampanga, at saka Malolos, Bulacan. Malolos, Bulacan, tapos Baliwag, meron din po tayong mga branches doon. So yun mga kuis, kahit pala nasa probinsya ka, hindi ka mahirapan kumuha at saka makapagbayad ng unit nila. Yeah. Madami talaga kasi yung branches ng Mega Via Motor. Sakto lang. So total mga kuis, nandito na rin naman na tayo. Tatanong na rin natin si sir kung ano ba yung mga available units nila rito. Malay nyo, nandito na rin yung hanap ninyo. Yun. Since na ano tayo, genuine Yamaha po lahat ng mga binibenta natin dito. So lahat po ng model, except lang po sa mga sa 400cc up, sa Y zone na po yun, sa main. Pero sa atin po, sa branch po natin, meron po tayong lahat po ng variety ng motorcycle. Meron po tayo na pang street,
automatic, mga big clutch, big bike, yan, meron din po tayo. So, andito po lang, makikita nyo naman dito po. So, yung mga quiz, ipa-flash na lang din natin yung sa screen natin kung ano ba yung mga available units nila rito. Naku, lalo na yun, Max, ang dami naghahanap. Ayun nga, mga quiz, yun yung inaantay natin eh, so... Soon sana abangan nyo. Wala, hindi dumating ngayon eh. Medyo late lang tayo ng review nito pero at least, di ba? Meron at meron pa din tayo. Meron nga, darating dyan. So yung tanong na rin natin mga quiz kung ano ba yung in-offer nilang services dito. Ayun, dahil po 3S shop po tayo, meron po tayong one-stop shop na rin po tayo. So meron po tayo dyan service, sales, at saka spare parts po. So one-stop shop, ibig sabihin, pag bumili kayo ng motor sa amin, kami na rin po ang baka lang mag-alaga ng motor mo. So, andito na lahat. Meron po tayo sa service, meron po tayo sa parts. So, kung bibili kayo ng mga piyesa ng motor nyo, wala nang hirap po kayo mahirap ang maganap, kundi na sa amin na rin. Kuya, sir, tanong ko na lang din, what if nangailangan si customer ng parts tapos walang available dito? Mga ilang days or gano'ng katagal para makakuha tayo ng parts na kailangan ni customer? Actually po, kapag walang parts ang available sa amin and nagpa-reserve sila, ang ginagawa po namin para mas mapabilis po yung waiting time ng customer, meron po tayong mga ibang branches na like what I said kanina, may mga branches po tayo sa ibang mga sa Manila, sa Taytay, sa Muntinlupa, saka sa Las Piñas. Minsan humihingi po kami ng help sa kanila kasi minsan yung mga wala kaming parts dito, meron sila. So pagdating doon, kinukuha na lang po namin sana, pinapadeliver namin dito para mas mabilis po yung transaction. So yun mga kuys, hindi kayo mahihirapan pagdating sa parts if ever na wala man sila. Siguro within the day, makakakuha rin sila para maibigay na rin sa inyo agad. Hanggat maaari po, gagawin namin yung best na makuha ka agad. Pero kapag tumagal po, yun po, siguro may mga difficulties na rin po sa, lalo na kayo naka-NCQ. So hindi naman po lahat tayo nakakapasok agad ng directly sa NCR. So yun lang din po, kaya medyo madali doon. Bear with us kung ganun man po yung mangyari. Pero kung sa ordinary, ano naman, kung wala man tayong ganito, is kayang-kaya within the day. So yun sir, kapag nakapag-avail tayo, ano yung mga binibigay niyong freebies? Ayun, kapag nakapag-avail po tayo ng motor, meron po kayong binibigay na 1 liter gas activation, 1-year warranty, minsan may mga discount po yan, depende po sa approval ng discount. Sorry, may 500, may 1,000. So yung isa pa po is yung helmet na binibigay po namin. Sa walking po, yung ordinary binibigay namin helmet talaga, ito. Ganito so, po, half-face lang po, half-face helmet lang po. So, pag ngayon po, may promo po kami ngayon, sakto, gear out, blowout. So, meron tayong ano, meron po tayong helmet na pinagbigay, exclusive lang siya kay Sporty, Mio Soul i125, tsaka Mio Soul iS125. So, ito po yung pinamimigay namin, helmet. So, ito po siya, magaran lang po siya ngayong August hanggang September. So 2 months lang po siya. So hanggat maaari, kung may mga gustong bumili ng U-Soul na sporty. So yun mga kuis, grab nyo na, sayang. Ganda to. Modular to actually, hindi po siya, ano, pwede siya mag-full face, pwede po siya ano? Half face. Meron na rin po siyang bison. Bison. So yun po. Gusto niyo full face, so yan. Sulit na yan. So bali sir, itong shop ninyo is kailan ba siya available, kung ano oras nag-open at ano oras din nag-close? Actually, ano po kami, Monday to Saturday po kami. So Monday to Saturday, 8, dahil po nagkaroon ng MSA, 8 to 5 na po kami. Dati kasi 9 to 6. So ngayon nag-adjust po, naging 8 to ano na po kami, 8 to 5. So yun mga kuys, if ever na hindi available si Sir Fred, sino ba yung possible na pwede nating makausap? Ayun. Andito si ano, si Camille. Kamay-kamay ka naman siya, Camille. Hello po. Si Camille, receptionist natin sa Yamaha Pateros, Megadia. Tapos si Kim, Sir Kim, marketing assistant. So ayan, usually sila pong dalawa yung nag-assist sa mga customer natin. So yun mga kuya, if ever nawala si Sir Fred, sila yung hanapin nyo. Ayan. Natandaan nyo yung mga mukha. Nakamase. Thank you po. So yun mga kuis, nalaman na natin kung ano bang meron at services na binibigay nila dito. So ngayon pa lang, gusto ko na magpasalamat kay Sir Fred at sa Yamaha Megavia Motors dito sa Pateros branch. So last na lang sir, baka may gusto kayo pa shoutout. Shoutout sa mga ano, Megavia branches namin dyan. yun lang. So yun mga kuis, hanggang dito na lang at dito na rin tatapusin itong vlog natin. So as always, remember, stay safe, ride safe, God bless. Peace!